Matapos gin appoint ni Pangulong Duterte, una gid gin bisita opisyal ni DNR Secretary Roy Simato ang probinsya kang Antique kang Martes, Mayo 16, 2017. I decided that when I went to Davao last night, sabi, I have to visit Region 6, which is in Iloilo, then I go to the first provincial office of the DNR, and it should be in Antique. Sabi pa kanila, if you can make Region 6 of Panay Island as a model for all the sa country. Una ang ginagtunan ni Simato agad lang tawon ang estado amo ang Malandug River sa barangay Malandug Hamtik. Malandug River is ano, no? When you pass by the bridges in Manila, you see Pasig River. And when you see Pasig River, this is our road. Can we do something about it? So, challenge every time. But in Malandug River, it is a little, no? It is much, much better river, no? And kanina, titignan namin, naman kami doon, tignan ko kung what's the health of the river ba. Makikita mo dro, kung magkakita ka ng isda, meron na mo. Meron pa talagang isda dyan. So, it means na malinis ang river ng Malandug. And aside from it, historically, with the cooperation of the local government, we will try to, we will do something for the Malandug River. Sa interview kang local media, ginpahayag ka dya, nga dyang may kang tanan sa pagatugruan kang pagtamad kang anang pagpungko bilang DNR Secretary. As of now, ang aking concentration talaga sa protection ng environment. Yung mining ay ano po lang po may napunahin ko lang po na ito ano, we should have a clean air, implement the Clean Air Act, which is a law, which is ano, then the clean water, implement po lahat yan, saka yung solid waste management. Samtang sa interview kang local media, ginsabat man ni Simato ang anang panindugan may kaangtanan sa mining. Aside from the very controversial, as of now, pag-aralan ko muna mabuti. In fact, I would like to go to the mining companies na tignan mismo yung mga kumpanya at saka check ko rin yung proseso paggawa ng pag-extract. Kasi mahirap naman na papasahin mo, hindi ko rin pala naintindihan kung anong proseso. Tignan ko muna. So, with your respect to my professor, ipapano ko talaga, titignan ko naman eventually yung mga yun. Pero hindi ko pa nag-step na bubuksan yung mga review, under appeal, under closure, mga ganon, suspension, hindi ko pa nakita yan. So, siguro mga in the next week, siguro to following weeks, titignan ko yan. I will be fair, I will be just, and requesting the services of some experts sa mining, hindi ko pala. Totoo naman yan na medyo a little knowledge pa ko sa about DNR, but I am a fast learner. Ginpakigbahin pa ni Simato ang anang Baratsyagan matapos mapilian kang Pangulo bilang sekretaryo kang DNR. Honored to be given such a position by the President at the time when there were some controversies that surrounded the department. And I will try my best, I will do my best to lead the agent, to lead the department. Kadungan ka nga ng courtesy call sa opisina ni Governor Cajau, nagpabutsyag man kang bugos nga pagsuporta ang sekretaryo sa mga programa kang gobernador, ilabi pa nga dyang napilian bilang chairman kang Regional Development Council. Because I will be getting all mga plans niya sa galo, i-judge ko ngayon sa DNR programs namin. Kung ano may totoo lang namin, we will support her. Kagdyangin kalipay, gid ni Cajau. Kita po nga mapatid ka na ang una nga siya ang ginbisita na bilang sekretary kang DNR ay Antique. So, makita mo gid nga palangga ng Antique kag amura ang marching orders ka na kang ating presidente nga ang Panay ikinanan, iprotektahan gid ay nagapati sa nga ang tanan nga gobernador sa Panay is are environmentalists. So, I'm just hindi ko makontain ang akin happiness kag honor
nga nagabuti dya ang sangka bulawan nga bata kang antiki si Secretary Roy Simato kang DNR. Governor, nagambal si Secretary Simato nga whatever is the need of RDC, name it. Anong reaction mo diri? Salamat ra nga daw nagtipok kita akit tagi pusoon. Hay man ano, bago manta ka pumpo as RDC chair sa Region 6, kag nagasigahong gid ako, matanan nga pangamayuna din para sa protektar, proteher ng atin nga dinamanggad, kag atin nga environment. Diyan gid ang atin nga sekretary nga masuporta gid ka natin. Kag siyempre, idusok ko man ang mga kinahanglanan man kang iban ng mga probinsya sa Region 6. Gindugang panikadyaw nga dya ang daw nahawasan man tungod sa panindugan ni Simato na tuway sa operasyon kang Semirara Coal and Power Corporation sa isla kang Semirara sa munisipalidad kang Kaluya kag sa pagmina sa kabugusan. Ita mo nga po na istutujuhan na ko noon. Amo mararaad ang akin ilang pangabay ang istudyuhan anay ang biskita maghimo pa sa kaliyop, especially nga ang Semirara is already a big corporation kag ekonomiya kang bilog nga province, kang bilog nga Pilipinas. It, although it is under DOE, it is still in Antique. So, kakalipay ako ay bakit pala it ni jerk reaction ng anaw nga, oh, mining, sarahan lagi. So, tumaanta kang tsansa, sanda nga magpakita ka andang legalities. Kung wala, by all means, saduhan kung saduhan. Pero kung nalitiliti mo lang man kag-legal, tanan, ang ginaimo pa sa kaminahan, why bother? Matapos mag-courtesy call sa opisina ni Governor Kadjaw, si Simato ang nagdiretso sa Camp General Leandro Fulion sa Barangay San Fernando, San Jose para sa sangka tree planting activity. Kaimaw nga nagabot ni Simato sa Antique ang mga opisyales kang DNR Region 6 sa pagpanguna ni Regional Director Jim Sampulna. Kaimaw kay Erwin Ricarce para sa Balitalakayan Update, Joy Petchon Vego.